Corruption, politics, natural disasters, lahat ng mga yan ay legit na dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang Pilipinas. Pero maliban pa dito, meron din tayong mga values and traditions bilang Pinoy na nakaka-contribute sa kung bakit hirap na hirap tayong ma-achieve ang financial freedom. Kamusta, kamusta mga inaanak? Ako nga pala ang inyong all-in-one wealth coach, success coach at life coach na si Ninong Joss. At sa video natin ngayon, isisimplify natin ang 8 toxic Filipino traits na nagpapahirap sa'yo. Nga pala, bago tayong mag-start, check nyo yung description sa baba ha. May mga bago tayong channels na pwede nyo ring tingnan para lagi tayong connected, okay? Tapos pasabay na rin ng like and subscribe. Simulan na natin ang discussion with toxic Filipino trait number 1, Filipino time. Sure ako, estudyante pa lang tayo, alam na natin to. 1 week before pa lang, nakaset na ang meeting time na 9 a.m. para sa group practice. Pero marami sa inyo, darating 9:15, 9:30, meron pa makapal mukha dyan, darating 10:30. May daladala pa yan ng Coke float tsaka fries, di ba? Hanggang sa pagtanda, yung iba sa atin, tala to, mag-outing ka with friends. Sabi nyo, magkikita-kita kayo ng 6 a.m. Pero nung oras ka darating, 7 o'clock na, baka wala ka pa. Yan ang Filipino time. And unfortunately, sobrang ingrained na niya sa culture natin. So much so na kapag may mga invitations sa birthday parties or sa weddings, ang nilalagay nilang time sa invitation is usually 1 hour earlier kasi alam nila na most likely darating ang mga tao an hour later pa. Nakakatawa. To be honest, for people who value their time, nakakainis yan. Wala na yatang luluma pa sa kasabihan na time is gold. I would even go so far as to say that time is priceless. Pero somehow, napakarami sa ating mga Pilipino ang hindi makaintindi ng importance nito. Sanay na tayo at naging normal na lang sa atin na maging late. Kaya may sarili pa tayong term para dito, di ba? Gusto mong maging successful? Baguhin mo na yan. Pwedeng natatawanan pa natin siya sa mga simpleng get-together or night out with friends, pero hindi uubra ang Filipino time when you apply it on a professional level. Try mo maging 1 hour late sa trabaho araw-araw. Makikita natin kung nakakatawa pa rin siya. If you follow the concept of Filipino time, pinapakita mo lang na tamad ka at wala kang respeto sa oras ng ibang tao. Successful people value their time even more than they value money. Kung sila late, okay lang. Huwag mo na silang tularan. Kung gusto mong yumaman, respetuhin mo ang oras mo at ang oras ng ibang tao. Okay? Toxic Filipino trait number 2. Bahala na si Batman attitude. Elementary ka pa lang naririnig mo na ang toxic Filipino trait na to. Pero dati, ang tawag dyan ay ang manana habit. Manana kasi shortcut yan ng mamayana. Something that we usually say kapag marami pa tayong gagawin. At ang laging kadikit ng mamayana, bahala na si Batman, di ba? Either way, pinapakita lang ng mga attitude na yan that Filipinos are master procrastinators. Mahilig tayo na ipagpamamaya ang mga bagay na pwede naman na natin gawin ngayon. At hindi ko alam kung ano bang powers ang meron si Batman para tapusin ang mga kailangan mong gawin na yan. While procrastinating seems harmless in the short term, it actually has a lot of drawbacks in the long run. Madalas, nauubos ang oras mo sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta tulad ng social media, chismisan, paglalaro, imbis na nagagamit mo na siya to finish your tasks or to do something that's actually productive. Many of us naman are aware that we procrastinate and marami rin ang gusto siyang tigilan pero nahihirapan. Minsan kasi, may mga tasks tayo or may mga gusto tayong simulan na parang masyadong malaki or masyadong mahirap. Ang nagiging tendency tuloy natin is to shrink from the challenge. We feel anxious, so we turn to something else and we delay hanggang sa wala ka ng choice kundi harapin na siya talaga. May explanation ang procrastination and in a future video, pag-uusapan natin ang dahilan behind it and how you can beat it na rin. Kaya abangan mo yan, okay? Toxic Filipino trait number 3. Fiesta culture. Dito sa Pilipinas, hindi pwedeng mag-birthday ka na hindi ka nagpapakain. At hindi papasa yung simpleng Jollibee. Kailangan yan, dinner out na may kasamang inuman, di ba? Ganun din pag fiesta, binyag, kasal. Hindi uso sa atin yung concept ng simpleng celebration lang. Magtatampo pa niyan yung bisita mo kapag wala kang pabaon, di ba? Meron pa dyan, magre-reklamo na hindi masarap yung ulam. Toxic yan, inaanak. Wala namang masama sa pagse-celebrate as long as it's within budget. Birthday mo yun. Kasal mo, graduation ng anak mo, natural isi-celebrate mo yan. Okay na okay lang yan. We need to be able to celebrate kahit yung small wins in life. Pero hindi mo kailangan mag-feeding program sa buong barangay nyo at sa lahat ng pinsan, ng kapatid, ng asawa, ng tito mo kung wala naman yan sa budget mo. Alam kong mahirap na hindi magpadala sa peer pressure.
Pero kung gusto mong yumaman, you have to be able to resist that. Celebrate within your budget. Na-promote ka? Go! Treat yourself and your loved ones to dinner. Basta't hindi yung tipong mangungutang ka pa just to be able to celebrate, okay? Toxic Filipino trait number 4. Crab mentality. Speaking of promotion, isa pang usong-uso sa atin ang maghatakan pababa. Na-promote yung office mate mo, pero imbes na matuwa kayo para sa kanya, na-promote siya kasi sip-sip siya sa boss niyo, di ba? Hindi naman siya magaling sa trabaho, magaling lang siyang sumipsip. Please lang, inaanak, don't be one of those people. Huwag tayong maghatakan pababa. If you see that someone is climbing the corporate ladder or if may kaibigan kang umaasenso sa buhay, be happy for them. Huwag kang maingit. Use him or her as your inspiration. Ano kayang ginagawa niya differently? Ba't kaya tuwan-tuwa sila boss sa kanya? Try talking to people who are successful. In fact, you should surround yourself with them. I'm sure they'll be more than happy to share their journey with you. And kung paano sila nakarating sa kung nasan sila ngayon. Who knows, diba? You might be next. Toxic Filipino trait number 5. Walang family planning. Oops, baka magalit ka. Family planning? Blessing ang mga anak, no? Yes, blessing ang mga anak. Pero bago ka mag-anak ng mag-anak, isipin mo muna kung kaya mo silang buhayin. At hindi lang basta buhayin, kaya mo ba silang bigyan ng buhay na komportable? Aminin man natin or hindi, may advantage sa buhay yung mga taong galing sa pamilyang may kaya. Again, hindi ko sinasabi na kapag mahirap ka, forever ka nang mahirap. Pero kung galing ka na sa pamilya na may kaya, in most cases, may opportunities ka na agad na wala sa iba, di ba? Hindi na ganun kahirap para sa'yo na mag-succeed sa buhay. Ngayon, kung mag-aanak ka, would your kids have that advantage? Kasi inaanak, kung mag-aanak ka lang rin kasi natutuwa ka na may baby sa bahay, huwag na lang muna sana. I-make sure na lang muna natin na kapag nagkasakit sila, mapapagamot mo sila. Kapag kailangan nila ng vitamins, may pambili ka. Kung gusto nilang mag-aral ng courses or sa schools na kailangan ng konting budget, may pera ka to help them accomplish their dreams. Family planning is important. Allergic ang majority ng mga Pilipino sa topic na yan. May iba pa na may plano naman, pero makakaharap ng tito or tita nila na ipipressure silang mag-anak na, di ba? Sasabihan silang, ay, pag wala pa kayong anak, eti parang hindi rin kayo mag-asawa. Huwag kang magpadala dyan, inaanak. Sa panahon at sa hirap ng buhay ngayon, kailangan matuto tayong buksan ang isip natin to difficult conversations like this. Plan for your future, and if you wanna have kids, plan for their future as well. Toxic Filipino trait number 6. Ginagawang retirement plan ng anak. Kadikit ng previous toxic Filipino trait natin to, and perhaps it's even worse, ang paggawang retirement plan sa mga anak. Ulitin ko lang, hindi po natin retirement plan ang ating mga anak, okay? Hindi nila piniling mabuhay. Hindi nila kayo pinilit na gawin nyo sila. Kaya bakit mo sila kakabitan ng responsibilidad na maging source of income nyo bago pa man sila ipanganak? Although mas rare na siya ngayon, meron pa rin mga iilan na gustong magkaanak in the hopes na magiging successful ang anak nila at siya ang magiging susi nila sa pag-ahon sa kahirapan. Umaasa sila na pagtanda ng anak nila, pwede na silang magpahinga at ang bubuhay na sa kanila ay yung anak nila. Don't be one of those. In some cases, your children may feel pressured to give back kahit ang sarili nila ay hindi na nila mapagbigyan. May mga kaso pa nga na lahat ng sweldo nila napupunta na lang sa magulang kasi obligado silang ibigay ito sa kanila. They're forced to give up or naisantabi ang sarili nilang mga pangarap just so they can provide for their parent. Toxic yan, inaanak. Lilinawin ko lang, madami sa atin ang nakasanayan na magbigay sa magulang. Hindi masama yan. Hindi ko yan kinukontra. If you wanna give back to your parents because you love them and you feel grateful for all that they've done for you, go ahead. I'm all for it. Give back what you can and give back kung ano man ang maluwag sa puso mo. Ang message na to is not for the children who give to their parents, but for the parents or the soon-to-be parents na inoobliga ang anak nila na maging retirement plan nila. Hindi tama yan, kaya please, itigil na natin yan, okay? Let's not burden our children with this responsibility. Instead, magtrabaho tayo to provide for ourselves and let's plan and equip ourselves for those days na hindi na natin kaya magtrabaho. Toxic Filipino trait number 7. Colonial mentality. Basta imported, maganda, di ba? Isa pa yung toxic Filipino trait na nakasanayan na natin. Whether it's food, clothing, bags, napakarami sa atin ang mas pinipiling bumili ng mga bagay na gawa sa ibang bansa because it gives us a false sense of prestige. Yes, in our world today, napakahirap na hindi bumili ng imported.
Kahit mga simpleng snacks lang sa grocery, madami dyan, hindi na dito gawa sa Pilipinas. And in reality, pag imported, most likely, mas mahal. Kaya if we can, why not opt for something local instead, diba? Kung bibili ka ng phone, malamang sa malamang, imported naman talaga mabibili mo. Pero kung bibili ka ng leather shoes for work, kailangan ba talagang imported? Sikat na sikat ang Marikina for being the shoe capital of the Philippines. Napakaraming magagandang sapatos and other footwear dito na hindi lang mura, pero gawang Pilipino pa. Kitang-kita ang colonial mentality na yan nung unang nagbukas dito ang mga kilalang brands tulad ng Randy's Donuts, Popeyes, IKEA. Lahat kulang na lang magka-stampede sa sobrang excitement ng mga Pinoy na mauna sa mga imported na to. Tigilan na natin yan. Imported doesn't always mean better. And even if it really is, kung wala ka namang budget for it, bakit mo siya kailangan paggastosan, di ba? Love local, mga inaanak. Toxic Filipino trait number 8. Kawalan ng disiplina. In many cases, a lot of our problems stem from the fact na tayong mga Pilipino kulang na kulang sa disiplina. Whether that's the classic example ng jaywalking, pagtatapon sa tamang lugar, pagsunod sa traffic regulations, ang dami sa ating kung may opportunity na makaisa, mang-iisa. Let's not get political, mga inaanak, okay? Huwag na tayong magsisihan. Yes, corruption is rampant. Yes, maraming nanlalamang. Yes, maraming tumatanggap ng lagay. Pero bakit kailangan mong sumali? Kasi malalamangan ka? Kasi mauunahan ka? Kung akong tatanungin, hindi yan totoo. Mas gugustuhin ko na mahirapan ako ng konti knowing na ginagawa ko ang tama. Kaysa madali nga ang buhay ko, pero nakukuha ko naman sa paggawa ng mali. If you wanna fix the problem, start with yourself. Discipline shows hindi lang sa pagsunod sa batas. It also shows in other aspects of your life. Gusto mong maging fit and healthy? Discipline to follow a strict diet and to exercise regularly. Gusto mong matapos ang mga tasks mo on time? Discipline to prioritize and stop procrastinating. Gusto mong magkaroon ng financial freedom? Discipline to save money before spending on luxuries. Maraming taong walang disiplina. If you wanna be successful, don't be one of them. Learn to develop self-discipline kahit sa maliliit na bagay. Sabi nga ni John Maxwell, small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements gained slowly over time. Before we end, make sure to check the description below kasi may links tayo dyan to our Facebook page, Facebook group, IG, Twitter, and many more. Kaya follow us there din. And kung nagustuhan mo tong video na to, baka naman pwedeng pa-like, subscribe, and click ng bell icon. Again, ako ang inyong all-in-one wealth coach, success coach, at life coach na si Ninong Joss ng Simplify Success PH. Maraming maraming salamat sa panonood and kita-kits tayo sa susunod nating video.